Yo, what's up guys? Welcome na naman sa YouTube channel ko at kasama na naman natin si Breads. Ngayon naman ang gagawin natin dahil summer season na, maglilinis tayo nito, auxiliary fan para sa condenser at condenser mismo. So, turuan ko yung paano maglinis nito, ang dalawa. So, gagawin natin para matanggal natin to, alisin natin to, yung front grill, okay? Yeah, so tinanggal natin front grill. kaya mas madali na natin ma-access yung pagtanggal nitong aux fan. Okay? Kaya tayo may aux fan para makadagdag lamig or mas mabilis lumamig yung aircon natin. Tanggalin natin tong aux fan. So sa akin kasi nandito yung dalawang bolts niya, ito. Tsaka dun sa gitna, ayun oh. So, yun yung dalawang bolt niya. So, tatanggalin lang natin yun. Tsaka yung pinaka, ano niya, yung socket. Yan. Tatanggalin natin. So, usually, dahil nasa harapan ng condenser, ito yung mas madalas na nadudumihan. Siyempre, na-absorb niya lahat ng alikabok, dumi, and other debris. Kagaya nito. Ayun o. Yan. Kung nakikita niyo yun o, ayun o. May mga parang debris ganyan. Yan o, sa part ng ano yata yun. Sa halaman or something. Tapos may konting dahon pa doon. Ayun o. So, makikita niyo yung fins niya. Ayun o. Makikita niyo yung fins. Yan o. May konting dumi rin. Okay, so anything na excess, dumi or something sa condenser, nagkakaroon siya ng factor sa pag-transfer niya ng coldness sa aircon system natin. So, pag masyado maduming condenser, may possibility na nahihirapan niyang palamigin yung cooling system natin. So, as much as possible, importante dyan is nalilinisan lang natin from time to time. Lalo na ngayon, summer season. Gusto natin maganda ang cooling system natin para malabanan natin yung init, okay, sa labas. At the same time, yung aux fan natin, which is may, pwede pa naman pero may konting dumi lang, mas maganda linisan na rin natin para mas maganda yung buga niya. Okay? Walang pinagkaiba yun sa maduming ventilador natin sa bahay or yung usual fan natin, electric fan. 'Di ba pagka mainit, 'di ba pagka madumi yung blades or yung mismong housing ng fan natin, 'di ba para mainit yung buga ng fan. So same thing sa auxiliary fan, no? So para lumamig din konti or bahagya yung buga niya, eh mas maganda malinis na rin siya inside and out. So yun yung gagawin natin, linisin natin. Pero before itong fan, kasi medyo i-disassemble natin ng konti. Unahin na natin ito. Na yun natin linisan itong condenser natin. So, madali lang naman siya. So, basic lang naman ang kailangan natin gawin. So, gamit lang kayo nito. Soapy water. Nilagyan ko lang ng label, engine degreaser. So, basically na lang to. Dishwashing liquid nyo. Tsaka loon nyo lang ng tubig. Okay? And then, sunod nyan, toothbrush. Yan. So, ito lang ang gagamitin natin. So, ano lang to? Soft bristles lang. Okay? Para hindi bumaluktot yung fins. So, kagagamit ng mga steel brush or yung medyo matigas na brush. Kasi pwedeng bumaluktot yung mga fins. So, yung soft bristle lang. Okay? Sprayan nyo lang lahat. Lahat ng nuts and crannies ng condenser nyo. No? From top to bottom, mas maganda. Kung ano yung maaabot nyo, abutin nyo ng spray. Ito okay lang to guys, mabasa no, kasi ano lang naman to, ito yung busina. Tapos yung sa ilalim nito, ilalim ng busina, yun yung ano natin, asan yun? Yun, receiver dryer, ito to. So part din siya ng aircon, or yung filter dryer ito. Yan. So okay lang mabasa yun. Nagpalit na ako ng ano nito,
nagpalit na ako ng condenser, no? So ano na to, yung laminated. So according dun sa aircon specialist, mas maganda raw yung laminated kasi mas malamig yung buga niya. Mas malamig yung mako-convert niya na ano, lamig. So after several minutes, pwede niyo na siyang i-brush. Ayan. So brushin niyo lang top to bottom. So lahat ng pwede niyo maabot. Yan, pagkatapos natin ma-brush yan, lahat, buong yan, top to bottom, ihaan ulit natin siya mag-soak. Then mamaya, rinse natin siya with, ano lang, yung ordinary water lang. Then ngayon, subukan natin mag-linis ng aux pan. Tanggalin lang natin tong dalawang screws, tsaka, baba, dalawang screws and then ito. Yung screw sa may blade. So, tatlo lang yan. Ito ating ano guys, ito yung motor ng aux pan. So, gawin natin, gawin natin ng konting oil or lubricant dito dun sa may motor. Yan, para mas madulas tsaka mas madaling umikot yung ating pan. Ngayon guys, gawin na natin, banlawan na natin yung condenser, okay? So, mapapansin nyo, medyo malinis na siya. So, yan guys. Tapos na tayo maglinis, no? Nalinisan na natin tong condenser tsaka tong aux pan. So, ngayon, ibabalik na natin tong aux pan. So yan guys, kabit na natin lahat, aux pan, so double check nyo lang kung naka-bolt siya na maayos, okay? Then, huwag nyo kakalimutan, kabit nyo yung pinaka-socket nyo, okay? Then, testing lang natin, no, kung after natin kabit, kung umaandari pa yung aux pan, no? So, check natin, tanggalin natin yung nakakabit sa thermo switch. Off lang muna natin and then start natin yung ang tawag dito? On lang natin sa battery mode. Then silipin natin yung aux fan. So wag hindi natin isa start ha, so yung on lang natin yung battery niya.
Yan, yeah, check natin. Alcam, gumagana. Gumagana na yung apps ka na. Malakas ang ebook. Ay, natin patangin. So, yun lang guys. Ganun lang pag-check nyo. Pag gusto nyo malaman kung nakabit nyo na maayos yung auxiliary fan after nyo maglinis ng auxiliary fan tsaka condenser. So, yun guys. Tapos na tayo. At least kahit pa paano, malaking tulong din yun para mas lumamig or yun nga, mas lumamig yung aircon system natin. Pero, iba pang factors din kasi syempre talagang mainit. And minsan yung ibang parts din ng cooling system natin such as evaporator, compressor, baka kulang na ng freon kaya parang hilaw yung lamig. Pero nonetheless, maganda from time to time i-check natin. Tsaka ang pwede sa masama pwede natin gawin, linisin natin. So yun guys, tapos na tayo. Thank you sa panonood and see you sa next video ko. Ingat!